Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Angkahas at ang reaction kay Ryan Garcia. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So magandang balita nga po para sa mga Pinoy boxing fans. Dahil ayon sa MP Promotions President na si Sean Gibbons, ay inaayos na ang posibleng 115-pound super flyweight unification title fight sa pagitan ng ating pambato na si IBF champion Jerwin Angkahas at ng pambato ng mga Hapones na si WBO champion Kazuto Ayoka. Sa panayam ng Business Mirror Philippines kay Gibbons ay ibinunyag nito na kasalukuyang nilalakad na nila ang bakbakan ng dalawang kampyon para sa buwan ng December at na wala daw silang problema kung ganapin ito sa Japan. Basta kailangan lang umano nilang gawa ng solusyon ang quarantine restrictions ng Japan. Ganun pa man ay aminado din si Gibbons na malabong ganapin ang unification fight sa Amerika dahil wala umanong promoter ang maglalabas ng salapi para sa laban na yun. Kaya naman kailangan daw nilang sundin ang bansa na handang maglabas ng malaking pera para sa nasabing bakbakan at ito nga ay ang Japan. Subalit kung hindi nga daw maayos at maikasa ang bakbakan ng dalawang kampyon ay wala daw silang magagawa kundi bigyan na lang ng ibang laban si Angkahas sa December kontra sa isa na namang challenger. Matatandaan natin na ang 4 Division World Champion na si Kazuto Ayoka ay sinabi na noong buwan lamang ng Agosto na target niya daw talagang isunod si Jerwin Angkahas dahil gusto niyang makamit ang kanyang goal na maging undisputed super flyweight champion. Habang ang kampo naman ni Angkahas ay lakas loob ding sinabi na hinding-hindi sila aatras sa isang unification fight kontra kay Ayoka. Kahit pa short notice lang daw ang ibigay sa kanila ay papalag talaga sila. So sana nga mga idol ay maikasa na talaga ang bakbakang Angkahas versus Ayoka. Dahil 5 taon ng panay depensa lang ang ginagawa ng ating pambato sa kanyang IBF Super Flyweight belt. Panahon na upang mabigyan siya ng pagkakataon para sa isang unification fight. Dahil talagang hinug na ito at wala nang dapat pang patunayan sa kanyang pagdedepensa. Kasi lahat ng hinarap sa kanya ay dinurog niya na. Sa kabilang banda naman mga idol ay hindi nga po kumbinsido ang mga fight fans sa biglaang injury na nalasap ng undefeated rising star na si Ryan Garcia kahapon sa kanyang kanang kamao. Ayon kasi sa mga fans, ay isang paraan umano ito para makataka si Garcia kay Devin Haney. Dahil alam naman nating lahat na kapag tinalo ni Garcia si Jojo Diaz sa November 27, ay talagang wala na siyang takas kay Haney. Kasi automatic siya na ang mandatory challenger para sa WBC lightweight title na hawak-hawak ni Haney. Ito ay dahil mismong ang WBC na ang nagsabi na agad nilang ikakasa ang bakbakang Haney laban sa mananalo kay Garcia at Diaz. Kaya naman paniniwala ngayon ng mga fans na nagpalusot na lang daw itong si Garcia na may injury. Nang sa ganon ay hindi daw ito maobliga na harapin ang tumalo sa kanya ng ilang beses sa amateurs. Habang si Diaz naman ay hindi din naawa sa injury ni Garcia at sinabing na injury umano ito sa kakashadow boxing. Dagdag pa nito na isang tunay na duwag daw talaga ang undefeated knockout artist na ito. Ganun pa man ay usap-usapan ngayon na posibleng si Devin Haney na lang at si Jojo Diaz ang magtuo sa buwan ng December para sa WBC belt ni Haney. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy na